The West Zone Supermarket, nabuisit. Nag-back out, ang dami siya na matutulungan eh. Eh, kasi tayo, sausaw tayo ng sausaw. Unang-una, nakita ko, nalaman ko na, na ano pala siya eh. Hindi, she went to Dubai as a tourist, so undocumented siya. So, ginagawan lang ng paraan para siya ay mabigyan. Oo, kaya sa ako naman ang pakiusap ko sa inyo, pagka nakakakita kayo ng video, huwag niyo muna kayo nagkukunglod at magsasawsawan na kagad kayo kung sino ang tama at mali. Nangyari ito na, yung West Zone na ang akala niya nag-donate, yun ay yun ang nagbenta sa OWA ng mga ipamimigay kasi iba ang ibibigay sa undocumented at saka yung mga members at saka inactive members. So, ginagawa na lamang ng paraan ng OWA na mabigyan siya. Eh kaso, nagtatalak, sana sila na lang na nag-aayos, hindi ba? Hindi naman kasi kailangan lagi ng aaway. Anong nangyari, yung may-ari ng West Zone na katangi-tanging tumulong para nga mas maging mura yung ipamimigay, ang nangyari tuloy, nag-back out yung West Zone. Yung mga lalo tayo ngayong nawalan. Kasi, at napag-alaman ko pa, na halos isang linggo na niyang kinukulit yung mga taga-OWA at tagahanap siya ng resibo. Pero alam niyo, dapat bukas-bukasan natin yung ugali natin ganyan eh. Tingnan mo yun, no? Nabanas yung may-ari ng West Zone. Nagalit siya kasi tingnan niyo naman, nagwala kasi siya doon sa supermarket. Siyempre naman nakakahiya, nagwawala ka doon, nangihingi ka ng resibo, pinapabuksan mo yung mga kahon. Actually, ang ibibigay na sa kanya ay ito. Sandali ah. Ito na oh. Ito yun eh. Ayan yung ibibigay. Tingnan nyo oh. Nasa Dubai ka ba? Tingnan mo ha. Lahat kayo kinampihan nyo yan. Nagkampi-kampihan tayo. Ang nangyari, yung may-ari ng West Zone. Ako lang nakikiusap ha. Tingnan nyo to ha. Ito yung case nyan eh. Si Joy Parafina yon. So, nagalit na galit siya dahil, ito, yung director ng Suncar Trading, ito ka ng West Zone Group, si Radyo Gidwani, tinulungan niya lang yung ating mga taga-OWA na makakuha ng mas mura, kasi nga yung budget eh, hindi naman ganun kalaki yung budget, para marami mabigyan. Kasi oh, sa Dubai, may mga marami tayong mga Pilipino na pumapasok as a tourist. Eh, pag turista ka, siyempre, paano ka namang maaasikaso ng OWA? Eh, ang OWA pang OFW na legal. Ang nangyayari tuloy, ang mas naaasikaso, yung mga illegal eh. Di po ba? Pero ano, binanata natin yung kawawang welfare officer na si Dan Flores. Eh, biruin mo, pagsisigawan mo yung mga tao doon sa supermarket. Kasi nagagalit yung Joy, kasi gusto niya pabuksan yung kahon, naghahanap ng resibo. Yes, Wahida. Kasi siyempre ganyan na talagang response lagi ng Dole. Naiintindihan natin si Secretary Bello dyan. Pagka may nagreklamo, lagi na lang siyempre ang pagtatanggol natin yung OFW. Pero naisip-isip niyo ba, hindi naman laging tama yung magwala ka, i-video mo, pagkatapos wala na. So, ang mas masakit yan, alam nyo, tatatlo na lang yung officers natin, tatatlong welfare officers, mababawasan pa. So, lalong tatagal. Tingnan nyo yung nangyari, oh. Nag-back out tuloy. Ito mo, sabi ni Gidwani, everything was documented. At alam mo ako, pagka nagbibigay ako ng mga ganitong opinion, I make it a point that I will research. At nakakuha ko din yung visa ni Joy. Ang visa niya expired. Expired na yung visa niya. Pumasok siya ng January hanggang March na lang yung kanyang visa. So, ginagawan lang talaga ng paraan, tinutulungan siya. Eh, kaso, inuna niyang magalit at mag-post na marami tuloy na damay. Yung West Zone, nag-back out. Yan, dahil lang sa katarayan natin. Tapos, ang dami naman sumausaw pang iba na may message pa sa akin. Ako lang, pasensya na kayo.